Malaki ang pangamba ngayon ng Kapuso star na si Max Collins dahil sa mga death threats na natatanggap nila sa pamamagitan ng text messages at tawag sa cellphone. Sa personal assistant ni Max umano unang ipinadaan ang mga mensahe ng pagbabanta sa buhay ng aktres. Actually, nag-umpisa po mga 3 weeks ago, magta-3 weeks na po. Actually, kung sino man yun nagte-text, nag-text sa PA ko, tapos tinretin siya, sabi niya kung hindi niya tutulungan sila para dugutin ako, then they would kill her sister or her mother, and alam din nila yung mga information niya kung saan siya nakatira, kung saan pumapasok yung kapatid niya, family ng PA ko. But then the next day, nag-text ulit na parang nagwo-warning na may gagawin sila, na nagpaplano na sila para makuha yung 1 million kasi 1 million ransom talagang gusto nila sa akin. Hindi ka pa na-kidnap, mahirap. Opo, wala pang kidnapping, may ransom na agad. After a few days, nakakita siya ng riding in tandem outside of the house. Nasa labas, dalawang lalaki, tapos nakatingin sa kanya, naramdaman niya yung takot, and that happened for 2 days because the next day, someone who works at my house din nakakita rin ng riding in tandem. Dahil sa sunod-sunod ng mga pagbabantang natatanggap, minabuti nila Max na ipagbigay alam ito sa Police Community Precinct 1 sa Barangay San Antonio, Pasig. Pinatrace namin yung numbers, kaya alam yung number din na tumatawag sa akin ilang beses na iba't ibang number starting with +6 something. So parang out of the country or baka from the computer. Gusto talaga nila akong makausap. Yun yung sa pagte-text nila sa PA ko, yun yung sinasabi nila. So gusto nila akong makausap. Hinihingi nila yung number ko sa PA ko. Tapos iba yung number na sinend ng PA ko. Tapos sabi nila, hindi ito yung number ni Max. Alam ko yung number ni Max. Naghahanap lang kami ng ebidensya para ituloy yung case namin. So pinapatrace pa namin yung mga numbers para pag nalaman namin kung sino ba talagang gumagawa nito, then pwede na kami magsampa ng kaso. But at least, tumigil na siya. So we're still observing kung anong next step namin. Hanggang ngayon ay walang ideya si Max kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta at kung bakit ito ginagawa sa kanya. Hindi ko po alam kung sinong gumagawa nito kasi wala po akong kaaway. Unfortunate lang talaga, siguro nangangailangan talaga yung tao. Hindi rin lubos maisip ni Max na may mga taong nag-iisip na gawa-gawa lang ang lahat ng ito para siya ay mapag-usapan. Hindi po siya gimmick. Scary po talaga siya. And ayoko mangyari to kahit kanino. Sobrang isa to sa mga worst things that could happen. Samantala, napag-alaman ng StarTalk na nag-file ng blotter ang dating driver ni Max na si Ricky Pacolor laban sa ina ng aktres na si Mrs. Belle Abiera noong July 3, taong kasalukuyan sa Barangay Hall ng Kapitolyo, Pasig. Ayon sa complainant, nais niyang ireklamo ang ginawang panggigipit. Siya ay nanildihan ng kalahating taon yan nga kay Mrs. Abiera. Ito yung nanay ni Max Collins. Nagpaalam po itong complainant sa amo, mukhang hindi naging maganda ang pagpapaalam. Dahil nung pagtalikod daw po ng driver, kung ano-ano na po ang text na tinanggap nito. Mula po sa nanay. Sa nanay. Yung masasamang text na tinanggap ng driver, ibinabalik niya doon sa nanay. Meron natin nakalagay dyan na kung ano ang medyo bad word na hindi natin ma-ano. Hindi naman itinatanggi ni Max na may pagtatalong ang naganap sa pagitan ng kanyang ina at dating driver. Nag-away sila ng mom ko about something else. Another reason naman, hindi sila nagkasundo, hindi sila nagkaintindihan. So when, after he left, the next day nag-umpisa na yung mga texts. So, siya yung tinext ko. Kasi mabait naman talaga siya eh. Hindi ko maiisip na gagawin niya yun. Pinan ko sa kanya yung mga texts. Tapos tumawag ako sa kanya. Sabi ko, ano to? Tapos kasi sabi niya, hindi daw siya. Hindi niya alam kung sino nagte-text, bakit daw niya gagawin yun. Tapos sabi lang niya, pupunta lang daw siya sa bahay ko, hindi siya pupunta sa police office. Kasi gusto siyang i-lie detector test. Ipa-lie detector test, ayaw niya. Tapos nag-threaten siya, nagalit siya sa nangyayari. Sabi niya na parang, yun nga, tinreaten niya yung mom ko, sabi niya ipa-blotter daw niya kami dahil pinagbibintangan namin siya. O, yun sa akin lang,
bilang Christian din po ako. I mean, Christian po ako. Ayokong isipin na siya talaga kasi alam ko mabuti siyang tao. Hindi ko alam na kami pa yung binlotter niya after alam niya kung ano nangyayari sa akin. Alam niya may death threat ako.